tuloy po ang pasasalamat ng 24 oras sa 20 taon ninyo pong pagbibigay ng pagkakataon sa amin para magsilbing pangunahing source ng inyong balita. Pero bukod dyan, katuwang namin kayo para magsilbing gabay sa panahon ng pagsubok at maging tulay para makatulong sa kapwa. Balikan natin ang ilang halimbawa sa pagtutok ni Mariz Umali. Sa isang barangay sa Sampaloc, Maynila, iisa ang maririnig sa maraming bahay pagkagat ng alas 6:30 ng gabi. Dito sa amin sa barangay 540, pag malapit na ang 24 oras, nakatune in at tagaabang na sila. Sa umpukan sa tindahan, balita, ana sa sagap. Dito namin nalalaman yung bawat nangyayari sa buong Pilipinas. At binabalita ko rin kung ano yung nakikita ko na balita sa TV sa 24 oras. Ang pagtutok na yan na bumago sa viewing habits ng mga Pilipino nagsimula 20 taon na nakararaan. Ang unang pag-ere ng 24 oras noong March 15, 2004, talagang inabangan daw ng video archivist na si Dan Garcia. Historical event siya na bibihira mo lang ma-experience in a lifetime na, magkakaroon na ng major shift sa GMA. Kailangan ma-record ko to. Mula noon, ang 24 oras naging tapat na tagatala ng kasaysayan at naging gabay ng marami, lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Maganda manood yan kasi nalalaman mo yung about the kung ano nangyayari. Ang pinakamaganda pa dyan sa lahat yung about sa kung may bagyo para alam mo kung ano dapat mong dalhin, ganun. Tulad noong Super Typhoon Yolanda, dahil bagsak ang kuryente at mga linya ng komunikasyon. Halos lahat ng bahay, warak din. 24 oras ang isa sa naging unang tulay ng ating mga kababayan para maiparating ang kanilang kalagayan sa mga mahal nila sa buhay. Kuya, buli kami. Tay. Panawagan ko lang po sa anak ko. Buhay kami pero wala kaming kapagkain, wala lahat, walang tubig, walang pagkain, pero lahat kami buhay. Okay lang kami dito. Ang problema lang po kasi walang relief na dumarating, wala kaming pagkain. Si nanay, patay na, hindi niya nakayanan yung baha, yung bahay niyo net, wala na. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. At nang mistulang tumigil ang mundo noong panahon ng pandemya, pinatunayan ng 24 oras na talagang hindi natutulog ang balita. Nagdeklara na ng state of calamity sa buong bansa si Pangulong Duterte. Sa panahong lahat ng antas ng buhay, sinubok ng dagok ng pandemya, ang 24 oras binigyang halaga rin ang mga kwento ng pagbangon. Tulad ng estudyanteng nagtatrabaho para may pang wifi sa online class. At isa pang nag-aarkila naman ng cellphone. Talagang ang bigat, alam mo yun, yung sinusulat mo, tapos ang bigat sa dibdib mo, pagka-ere ng storya. Ang dami ng message sa akin. Alam mo yung storya ko, umere lang yun sa isang araw, pero ang daming natulungan. Kung ganun ang impact ng isang araw na storya, isipin mo yung impact ng 20 years. Naambunan po kami ng mga tulong, donasyon. Tapos nagkaroon po ng pagkakataon na matapos po yung senior high school ko. Malaki yung naging epekto nung istorya ng maraming tumulong. So mas nagkaroon sila ng pag-asa na ipagpatuloy yung kanilang pangarap, no, lalo na yung kanilang pag-aaral. Sa paglipas ng mga taon, ang 24 oras hindi na lang sa telebisyon napapanood, kundi maging online. Sumabay rin tayo sa mga pagbabago ng panahon gamit ang mga pinakabagong teknolohiya sa pagbabalita. Bagay pansin ng mga masugid nating manunood. Mas effective yung visuals nga. Yung graphics na makikita mo si Mel Chiang biglang binabaha. Yung pala kasi kinikwento niya kung gaano kalala yung baha sa Metro Manila. 24 oras. Dahil sa walang sawa ninyong pagtangkilik, ang 24 oras ngayon ang nangungunang newscast sa bansa. At sa aming pagharap sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, umasa kayong patuloy naming tututukan ang kwento ng mga Pilipino.
saan man dako ng mundo. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nagtutok, 24 Oras.